good morning po. Narito na naman po muli ako sa Barangay Nowa. So, ganun na lang po yung desire ng puso ko once narito. Habang ako'y naghihintay dun sa aking kasama na si Bradel Aljan at saka si, awa ko kung makasama yun si Sir Alia. So, habang naghihintay, samahan niyo po ako. May ibabahagi lang po. Ito po yung nagmumula sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, lakas ng loob, ano? Lahat ay magagawa natin. Bibigyan tayo ng lakas ng Lord upang mapagtagumpayan natin yung lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan, tinagdadaanan, ano, natin sa buhay. So, napakahalaga na may lakas tayo doon, ano, na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kasi talagang wala naman tayo magagawa kung sa sarili lang po nating lakas, di ba? So, kaya napakasarap noon at panampalataya natin, tanggapin natin, na bibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang magpatuloy at tumatag sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay, di ba? So, kaya anumang pagsubok natin sa buhay, manatili lang po tayong maging matatag. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Hesus. Patuloy tayong magpakumbaba. Humingi tayo ng tawad kung mayroon tayong pagkukulang sa Kanya o anuman yung nagawa nating mga pagkakasala. Kilala naman tayo ng ating Lord eh, no? Wala tayong hindi maitatago sa Kanya, no? Lahat sa Kanya ay hayag, araw o gabi. Kaya so napakahalaga nung tayo paghihingi ng tawad. Magpapakumbaba po tayo at aminin talaga natin na wala tayong magagawa. At kung mayroon din tayong mga ipinapanalangin na ating kapwa or ating mga kapatiran or ating pamilya, so pagkapanalangin natin ay pagkatiwala natin sa Lord, so pagkatiwala natin sa kanila kung yung ating mga panalangin o kahilinga, kasi ang ating Panginoon lang ang mayroong kakayanan na mangyari at maganap yun, ano, ayon sa kanyang kalooban. So, ang gagawin lang natin, nanampalataya tayo, pagkakatiwala natin na at tinanggap na natin, paniwalaan natin na tinanggap na natin yung ating mga ipinalangin. So, magpatuloy lang tayo sa kung ano man yung hinaharap ng ating buhay, ng may pag-asa, pananampalataya, at ng may kagalakan. So, iwaksin na natin yung mga negative thoughts, yung mga negative emotion, ano, ang mga nakaraan natin. Wala namang magandang idudulot yung mga nakaraan natin. So, kung may natutunan tayo, yun yung bulay-bulayin natin. Na huwag na muling mangyari sa atin yung mga hindi mga magagandang bagay na dahil sa ating mga maling desisyon sa buhay. Kaya napakahalaga na tayo sa bawat desisyon na gagawin natin sa ating buhay, tayo ay ika nga ay mananalangin muna tayo at ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, ay gabayan niya tayo, tulungan niya tayo, turuan niya tayo. So, sa pamamagitan ng ganun, hindi tayo magkakamali, hindi tayo babagsak, hindi tayo mabibigo, ano? Kasi yung gabay ng ating Panginoong Hesus, na sabi nga ay sa kanya, walang imposible sa kanya, ano? Lahat ay magagawa niya. Kahit na ano man yung nais niya, bibigyan niya tayo ng kalakasan ng kalooban upang magawa rin yun. At saka, syempre, i-impress niya sa ating puso upang magawa natin yun. Kung ano yung kanyang mga nais natin gawin. So, ang gagawin natin, maging sensitive lang tayo sa Holy Spirit. And gawin natin yung mga mabubuting nais ng Lord na ipagawa sa atin. Napakahalaga kasi, nasusundin natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Lord. Kasi, ayon sa ating mga gawa, doon tayo pagpapalain ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo naging tapat at masunurin, yung pagpapala naroon. So, kaya napakahalaga talaga nung pagiging totoo natin sa ating Diyos, sapagkat kailanman hindi siya nagsinungaling sa atin, siya ay talagang totoo, mahal na mahal niya tayo at talagang narin siya. Willing talaga tayong pagpalain. Tayo lang minsan yung faith natin, ang pa-wendang-wendang, ano? Yung ating pananampalataya eh, wala doon. Laging, kanino ba tayo number one na nananampalataya? Eh, minsan sa sarili nating lakas eh, no? Akala natin sa sarili lakas lang natin tayo mananangan. Pero, hindi po tama yun. Ayan, praise the Lord. Dumating na aking hinihintay. Ayan na siya. Amen.
So, kaya po maraming salamat sa maiksing share ko po ngayon. I pray po na may natutunan kayo. Kami po ay maglalakad na. Samahan niyo po kami ulit sa paglalakad. Kung meron kami magandang topic habang naglalakad, ay ibigyo po ulit ako. Thank you for watching! Like and share! Thank you po!